Alam mo, hindi ako naniniwala dun sa mga sinasabi nilang if you love someone, set them free. Eh, mahal mo nga eh. Ipaglaban. Ikaw, pag ayaw sa iyo, tigilan mo na. Huwag pagsiksigal, pagsiksigal ang sarili mo. Tao ka, hindi ka sardinas. Diyos ko pa! Ito, pinakamatinding tip para sa mga iniwan. Alam ko na may miss mo. Siyempre, may naiwan pang pagmamahal, di ba? Pero wag na wag kang bibigay. Pakita mo na okay ka lang. Paramdam mo na nakamove on ka na. Oh, ayan. Oh, katulad yan, ex ko. Message ang message. Di ko nire-replyan. Ano? Para saktan ulit ako. So anyway, dapat matatag ka. Oh, ang kulit oh. Gusto pang makipagkaibigan yan kasi. So ayun nga, dapat matatag ka kasi... Tumatawag na. Sagutin ko na, diretsuhin ko na, di ba? Move on na kami, di ba? Para hindi na ganitong kulit eh. Hello? Excuse na, sandali. Hello? Oh, magre-record ako. Okay naman, okay na okay. Ikaw? Namimiss? Medyo. Sobra. Sobra. Namiss na miss. Alagaan mo yung sarili mo. Kapag ang isang taong dominante at malakas ang personality, ay hinayaan kanyang magdesisyon para sa kanya. Isa lang ibig sabihin nun, ibinaba niya ang pride niya dahil mahalaga ka sa kanya. May tatlong posibleng rason kung bakit may communication pa din kayo ng ex mo. Una, mahal mo pa siya at umaasa kang magkakabalikan pa ulit kayo. Pangalawa, ang koneksyon na meron kayo ng ex mo ay hindi kayang tapatan ng bago mo. At pangatlo, kahit na alam mong hindi na ganun katindi ang nararamdaman mo sa kanya kagaya ng dati, pero naminis mo lang talaga ang pag-aalaga niya sa'yo. Normal lang na mag-care ka pa rin sa kanya. May pinagsamahan kayo eh, at nag-I love you-han kayo dati. Sa mga magagandang memories na pareho ninyong pinagsaluhan, sapat ba yun na dahilan para kayo ay magkabalikan? Tandaan mo, may rason kayo kung bakit niyo pinutol ang relasyon niyo. Enough ba ang good memories niyo para matagunan ang rason na dumurog sa puso mo? Sabi nila, kung hindi mo alam, hindi ka masasaktan. So mamili ka. Yung sobrang saya mo sa kanya sa tuwing kasama mo siya, pero lingid sa kaalaman mo, meron siyang iba bukod sa'yo. Or, malalaman mo ang pangangaliwa niya, pero siguradong madudurog ang puso mo at ang kasiyahang ibinibigay niya ay tuluyang mawawala. Palagi mong tatandaan, hindi mo mababago ang katotohanan, pero makokontrol mo ang kasinungalingan. Willing ka bang i-give up ang iyong kasiyahan kapalit ang katotohanan? Or yung ramdam mo yung pagmamahal niya at punong-puno ang puso mo ng kasiyahan habang siya ay merong iba pero hindi mo yon malalaman? Mamili ka. Tandaan mo to. Pwede kang makahanap ng kapalis ko. Pero never ka makakahanap ng kasing solid ng pagmamahal ko sa'yo. Sana all ganyan ka pa nga. Yung ginawa mo na ang lahat para sa kanya, mapasaya lang siya. Binigay mo na ng buo kahit wala na natira sa'yo. Pero pagdating sa huli, hindi ka pa din niya pinili. Sakit, di ba? Ang totoo niyan, hindi ka talaga niya gusto sa simula pa lang. Kahit paanong gawin mo. Ini-enjoy niya lang yung atensyon na binibigay mo sa kanya dahil nakaka-boost yun ng confidence niya. Pero pag may dumating na iba na mas gusto niya, kahit hindi pa yun mag-effort, yun ang pipiliin niya. Ang totoo talaga niyan, pampalipas ka lang ng oras niya habang naghihintay siya ng tamang tao para sa kanya. Kapag nasa sitwasyon ka na kailangan papiliin ang partner mo kung ikaw ba o yung isa niya, huwag na. Umunang pahirapan ang sarili mo. Dahil kahit ikaw pa ang piliin niya, hindi ka talaga nanalo sa puso niya.
kasi, the moment na kailangan mamili ng partner mo between sa'yo at dun sa isa niya, ibig sabihin, isa ka lang sa options niya. Hindi man niya sabihin sa'yo to, pero sa puso niya ay may kulang pa sa'yo na nahanap niya sa iba, the fact na meron pa siyang isa. Palagi mong tatandaan, hindi mo kailangan maging option. Hanapin mo ang taong pipiliin ka ng walang kondisyon. May tatlong rason kung bakit pinag-chichismisan ka ng mga tao sa paligid mo. Una, inggit sila sa'yo kasi gusto nilang maging ikaw or mapunta sa pwesto mo. Pangalawa, galit sila sa sarili nila kasi hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo kahit ilang beses pa nilang subukan. And pangatlo, feeling nila competition ka dahil nati-threaten sila sa'yo dahil alam nila na kayang-kaya mo silang tapatan at lampasan. Kung ang partner mo ay hindi kayang ibigay sa'yo ang time na hinihingi mo, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya takot na mawala ka dahil para sa kanya, hindi ka ganun kahalaga. Kung hindi niya masuklian ang pagmamahal mo sa kanya, huwag ka na maghintay at umasa pa. Dahil kahit pagbigyan ka niya ngayon, sa araw-araw na kayo ay magkarelasyon, manlilimos ka sa kanya ng atensyon. Palagi mong tatandaan na malaki ang pagkakaiba ng naging kayo dahil gusto ka talaga niya kaysa sa naging kayo dahil naawa na lang siya. Okay, nagkamali siya. Pinagsisihan na niya. Tapos pinatawad mo. Nagkabalikan kayo. Pero hindi naman siguro fair na every time na nag-aaway kayo, uungkatin mo palagi yung mga naging kasalanan niya dati. To the point na kahit wala namang kinalaman yung issue niyo ngayon sa dati niyang naging kasalanan, hahanapan mo ng paraan para lang ma-connect. Para siya ay masumbatan. I am a firm believer that you can forgive, but you should not forget. Kasi doon ka mag-grow as a person. Pero not forgetting the past does not mean na araw-araw or may at maya mo nalang ipinamumukha sa kanya yung mga pagkakamali niya. Kaya mo siya pinatawad dahil gusto mo siyang bigyan ng isa pang chance. Pero kung palagi mo binabalikan yung past, malaki ang chance na ang relasyon nyo ay walang magiging future and it will never last. Kahit anong uri ng relasyon, pamilya, pagkakaibigan, jowa o asawa, pag hindi sila apektado kapag wala ka, isa lang ibig sabihin nun, hindi din sila apektado. Kang tao sa buhay mo, hindi dahil siya ang forever mo, kundi siya ang kailangan mo sa pagkakataon mo. Kung malungkot ka, may makikilala kang magpapangiti sa'yo dahil siya ang kailangan mo sa moment na yon. Kung masaya ka, may makikilala kang sasabayan kang tumawa dahil siya ang kailangan mo sa moment na yon. Kung broken ka, may makikilala kang tutulungan kang mabuo dahil siya ang kailangan mo sa moment na yon. You attract what you truly want and what you truly need. Pero hindi ibig sabihin siya na ang nakatakda sa'yo hanggang sa dulo ng panahon dahil patuloy na nagbabago ang pangailangan ng puso mo bilang tao. Palagi mong tatandaan na walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Setting aside all the jokes, totoong walang forever. Tanggapin mo yung katotohanan na yan na walang forever. The only thing that is constant in this world is change. So kung may nakilala ka at masaya ka sa kanya, enjoy. Okay lang tanggapin sa sariling hindi ka okay. Hindi yun kahinaan. Kundi, sign yun ng katapangan. Na kaya mong i-acknowledge na hindi ka okay. Hayaan mo ang sarili mo na malungkot. Dahil you will only appreciate happiness if you experienced sadness. Doon ka mag-grow kasi. Doon mo makikita ang value ng mga bagay-bagay. Pero may mga times din kasing hindi na okay kung mananatili kang hindi okay. Hindi na din kasi healthy kung mag-focus ka na lang sa kalungkutan. Lalo na kung marami ka nang naapektuhan. Palagi mong tatandaan, hindi ka naman malulunod
pag nahulog ka sa malalim na ilog. Malulunod ka lang pag nanatili kang nakalubog. You've been through a lot. Ang dami mong pinagdaanan. But you're still here. Lumalaban. You are strong. And let me remind you that you are worth it. And if you feel defeated right now, that's okay. Just rest. Tayo ka lang. Remember, nothing is permanent in this world. Kaya pati ang lungkot na nararamdaman mo ngayon, hindi yan permanente. Just keep on going and huwag mong kalimutan umitin. Okay? Kapag dumating yung point na hindi ka na mahal, huwag ka na mag-ahabol. Huwag ka na mangulit. Hayaan mo na siya. Tama na. Kasi kung paulit-ulit ka na lang nasasaktan, sa huli ikaw din ang talo. Ginagago ka na. Pinagmumukha ka pang tanga. Mahalaga ka. Balang araw, darating din yung taong rerespeto sa'yo. At mamahalin ka ng buo.